Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about ito sa interview kay the General Opinion, no, mga ka-action, sa retired General Macanas. Ito po ay in-interview sa isa sa mga staff ng or anchor ng SMNI ho, mga ka-action. Kinunan po siya ng reaction kung ano po ang masasabi niya sa pangyayari kay Celis at Badoy at sa franchise nito ho, mga ka-action. So ito na po. Inamin ni retired general na galit siya sa pangyayari ho, mga ka-action. At itinuturing niya na bayani ang dalawa. Wala ho tayong magagawa, yan po ang kanyang opinion at reaction ho, mga ka-action. So, para hindi ho tayo magtagal, mga ka-action, mga kakamping, panuuri na po natin ang nasabing video. Sir, ano po ang inyong assessment sa nangyayari po ngayon sa politika sa Pilipinas at noong nakaraan po nang magkaroon ng mga movement sa mababang kapulungan at nakontempo ang dalawa sa aming angkor sa programang Laban Kasama ang Bayan, ang natatanging programa sa National TV na lumalaban sa information dissemination kontra CPP and PANDF, si Ka-Eric at si Doc Lorraine Badoy. May mga PMAer po doon ang pumirma sa isang manifesto of support. Sir, sa inyo pong assessment bilang military man, okay po ba yung nangyari na nakulong yung dalawa sa Kongreso? Ay, Admar, MJ, galit na galit ako yung ginawa ng Kongreso. Yung ikinulong nila, yung ikinoconsider ko, ha? Mga bayani, modern day heroes, yan si Kai Eric and Doc Badoy. And I'd like to salute these two patriots, Kai Eric and Doc Badoy. Kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako. At natuwa ko nung ang mga PMAers nagpirma ng manifesto. Sana nakapirma ako doon, kailang hindi naman tayo PMI graduate. Kaya itong si Sir Dado, dahil may manifesto siya, ako ang unang pumirma doon para naman I'll be counted part of Philippine history na ang isang tao, kagaya ko, as a citizen, Johnny Macanas, pumirma ako doon sa manifesto withdrawing my support to this lame duck president. Presidente na takot sa asawa. Pero sir, nung nakaraang eleksyon, di ba supporter po kayo kagaya po ni Sir Dado sa BBM Sara Tandem o Unitim, di ba po sir? Yes, marami akong pagod, pawis. Isa akong political blogger ni Mr. BBM, nagkalisorbe ako, nangampanya ako para sa kanya. But now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust, yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traitor siya. Inuna niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Inuna niya, kaya betrayal of public trust ang nangyari, kaya wala na. Hindi na ako yung dati na BBM supporter, but then I still consider myself as Marcos loyalist ni President Marcos Sr. at ni First Lady Imelda Marcos. Sir, General, ano po ba ang mga red flag kung inyo pong babalikan? Na inyo pong napansin na nag-come to a point po kayo na iba na po ang pananaw po ninyo hinggil sa President Administration? Nako, ang dami kong listahan pa. Unahin ko na lang yung ginawa sa SMNI. Ang natatanging istasyon na tumutulong sa gobyerno, sa INTEF-ELCAC, para once and for all tapusin na itong kalaban ng bansa
itong CPP and PNDF, ganyan pa ang ginawa na sinuspend kayo, ay, ang sarap sanang magmura. Dahil kailang ayaw kong magmura. Ang alpay sa akin is relaxan. Isi lang. kayo pa na tumutulong sa gobyerno para matapos itong 54 years na communist insurgency, kayo pa ang sinuspend. Anong gusto ng gobyernong ito? Buhayin mulit ang mga NPA? Kaya mag-peace talks na naman sila. Yan ang isa, yung ginawa nila sa SMNI. Yung ginawa kina Doc Badoy, Kaerik, Sasasot, Marlika, Banatbay. Wala na, Marcial Luna, wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Yun, bad governance. Pangako, ang daming pangako na naipako. Presyo ng bigas, 20 pesos kuno, gagawing 20 pesos. Ngayon, 50 pesos na. Dami, smugglers. Ano yung sinabi ng SONA? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Ang galing magsalita ang pangulong ito. Kailang SONA, speech only, no action. Anong ginawa niya sa alleged smuggler na si Michael Ma? Inappoint niya na special envoy to China? Ay, grabe. Ano ba? Droga. Ang grabe yung aligasyon ngayon na kasama si Mr. BBM sa narcolist ni President Duterte noong 2017. Nakiusap lang si Senator Aimee natanggalin. Tapos ito na, full-blown video. These are very serious accusations. Tapos ang presidente na very weak, tahimik, hindi man lang nagsasalita. Dahil hindi siya nagsasalita, this silence means yes. Sana kung talagang malinis ang nakaupo sa Malacanang, magsalita siya, sabihin niya, hindi totoo yan. Sinungaling yan. Ito, i-drug test nyo ako, i-supervise nyo para patunayan na malinis ako. Ano ang kinabukasan ng bansa natin, mga kabataan natin, apo, mga anak, kung ang namumuno ay pinaghihinalaan na sangkot sa illegal na droga? Hindi ko na maubos ang daantas. Actually, may i-prepare akong listahan dito. Nailista ko, kailang ang haba, hindi ko natatapusin. So yun na ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, narinig na po natin ang kanyang opinion ni Retired General Macanas ho, mga ka-action. Okay, galit na galit po siya. Eh wala ho, tayong magagawa, opinion niya po yan. Ano? At tinawag niya pa na bayani ng Pilipinas. Wala din po tayong magagawa, opinion niya po yan. No? No? Nakakalungkot lang isipin ng isang retired general na dati ay ipinaglalaban ang bayan at ang masang Pilipino. Ito na po ngayon, nagbaliktad na. Pero wala ho tayong magagawa nga kasi opinion niya po yan. Analysis niya po yan, di ba? Oo. Wala ho tayong magagawa kung yan po talaga ang kanyang pananaw sa nangyari kay Badoy at Silis ho, mga ka-aksyon. Kung yan talaga ay itinuturing niya na bayan eh, wala talaga tayong magagawa. Diba? So, ang opinion ko lang ho dito, kung para sa inyo po ay bayani at mali ang naging mga pag-iimbestiga sa nasabing nangyari kay Silis at Badoy, nasa sa inyo po yun. Pero para sa amin, dumaan po yan sa magandang proseso. Dumaan sa due process kung bakit nangyari po sa kanila yan. At deserve po ng dalawa na yan. Dahil papano na lang kung wala ang Kongreso na lakas ng loob para sila ay imbestigan. So okay lang po ba sa inyo, General, na maghasik sila ng magkalat na magkalat ng mga kasinungalingan na kahit alam naman natin na mali naman ang mga impormasyon na kanilang isinisiwalat, although hindi lahat, ha, yun lang yung naiimbestigahan, yun lang pinupunto ko, yun lang yung mali, kasi yun yung naiimbestigahan at yun ang naging cause kung bakit sila nagkaganito, di ba? At deserve po ng dalawang yan. Mahilig kasi sila manrigtag. Aside from that na panrintang, mahilig sila bumuo ng mga kwento na hindi naman nila kaya patunayan sa social media. Diba? Kaya kung ano man ang nangyayari ngayon sa kanila at kung may kakaharapin pa sila,
harapin nila dahil deserve po nila yan, Mr. General. Ha? Okay, yan lang po ay opinion ko. Kung tinuturing mo sila na bayani, eh para ho sa amin, eh bayani ho siguro sila ng kasinungalingan. So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.